Wow. Yeah! Hello po. Mapayapang araw mga kadaloy. Welcome po sa aking YouTube channel. Waniki hashtag Daloy Vlog. Pangawa ng kalikasan. Bago ang lahat sa panonood ng aking video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Tulungan niyo ako mga kadaloy para sa ating mabuting hangad sa ating kapaligiran. Suportaran niyo ako para dumami yung views at saka subscribe kayo para makatulong kayo sa akin. Dito naman tayo mga kadaloy. Sa araw na ito, Quintong Lansunis naman tayo. Ito po. Galing na po ako magbumili ng lansunis. Ito, binili ko ngayon. Tapos, kwintuhan tayo. Quintong Lansunis. Samahan niyo ko mga kadaloy. Sa pagkain ng masarap na lansunis mga kadaloy. Sariwang sariwa. Ako mismo kumita sa puso. Kaya na mga kadaloy. Tamang tama sa hinog. Pigilan mga kadaloy po. Isarap. Matamis. Baka hindi halos akong makapagsalita. Dahil sa sarap. Matamis. Ganito mga kadaloy ang mabibili mong lansunis. Halos hindi ka makapagbigay dahil sobrang sarap, matamis. Ganito mga kadaloy, Quintong Lansunis naman tayo. Ang pag-usapan natin ngayon, yung kwento natin tungkol din sa lansunis. Alam mo mga kadaloy, bakit marami nagsasabi na lansunis daw ay may iba't ibang lasa, may maasim, may matabang, at mayroon ring matamis. Ganito yan mga kadaloy. Bakit masarap, matamis ang lansunis sa gubat? Kasi mga kadaloy, ganito yan. Ang lansunis kasi sa gubat, organic yun. Organic siya. Kaya, matamis. Ibig sabihin, likas. Likas ang kanyang mula sa pagtubo niya hanggang siya ay namumunga. Likas, walang uh,
immunity ng chemical. Hindi siya immune sa chemical. Walang fertilizer. Ang taba niya na makukuha sa paligid niya ay likas, organic. Wala sa nabubulok na dahon, mga puno, mga ugat ng mga laking kahoy. Pero lang na sip-sip ng mga ugat ng lansunis. Kaya pag siya namumunga, sobrang tamis. Masarap. Basta nasa gubat. Tapos yung pagtubo niya doon, yun ang pinagamalaga. Dahil nagmula siya, ang buto na tumubo sa itong buto ng lansunis na tumubo sa gubat ay mula sa puwit ng unggoy, puwit ng ibon. Yun ang madalas kumain ng lansunis, yung unggoy sa ibon. Pag dumaan sa puwit ang buto, matamis. Yung tandaan mo mga kadaloy, hindi ako nagluluko. Basta sa puwit, idaan. Matamis talaga. Kahit anong uring prutas, pag tumubo siya, pag napunta sa lugar na yan, ay dyan sa nakat, dyan sa tumubo. Pero bago siya nakarating dyan, ay dumaan sa puwit. Puwit ng tao, puwit na ba ng hayop. Kaya matamis. Kaya yun ang difference niya. Sa gubat, ang lansunis ay organic niya. Wala siyang synthetic na pamaraan para sa kanyang paglaki at sa pagkuha. Organic siya talaga. Likas. Kaya masarap. Tamis. Dito naman tayo sa kanyang buto. Tapos kinat mo siya, tapos pinugtungan mo siya ng may edad na. Iba rin yun. Kasi ganito yan mga daloy. Pag yung buto na tumubo, na dinugtungan mo ng may edad na, o kung dumaan na bumunga na sa yung dati. Yan naman ang diferensya. Kasi pag ang buto na tumubo, tapos kinat mo, tapos dugtungan mo siya, para mabilis na bumunga. Pag dugtungan mo siya ng walang anong hindi mo ni-research ang ano niya, matamis ba siya o hindi. Kaya minsan damay ang likas na mula sa buto. Ibig sabihin, yung dinugtong mo na matabang ang bunga, tabang din yun. Kahit matamis pa ang uri ng buto na kinuha mo, tapos dinugtong mo na, matabang yun. Kaya yun ang diferensya. Pero may solusyon dyan. Tanong mo lang sa mga teknisyan. Pumunta ka sa opisina ng agriculture, diin. Tapos magtanong ka kung anong para sa magpatamis ng bunga ng prutas. Meron dyan. Meron silang mga solusyon dyan. At madalas yan ay fertilizer. Tapos yung maasim naman mga kadaloy, ito yan. Ito yung medyo komplikado. Kahit gaano mo pa iningatan yung puno, mga kadaloy, katulad yan sa tao. Katulad sa tao. Kapag sobra ng pagod, tapos
para ka na sa trabaho, bumagsak yung immune system mo. Mahina ka, mag-iba yung pakiramdam mo. Ganyan rin ang putas. Pag ang isang lansunis mga daloy, halimbawa ito, halimbawa kung sa hilaw ko siya, tapos ang unang nahinog, yung dapit sa dugo. Tapos, pinitas mo siya kasi gusto mong tikman. Pero ito, halimbawa lang, ito ay hilaw pa. Pinitas mo ito mga daloy, yung unang nahinog, ito damay lahat. Pati sa ibang na parating pa. Mabinat yan mga daloy. Kaya, pag nag-umpisa na maghinog ang lansunis mo, huwag mong pitasan agad yung unang nahinog. Hayaan mo lang siya. Kung malaglag siya, hayaan mo lang. Talikas yung paglaglag. Kainin mo sa sanghayo, hayaan mo lang. Huwag mo lang siyang galawin. Ganyan mga daloy. Pagtapos, mag ikaw ay magtikim ng unang tikim sa puno na tinanim mong lansunis. Kahit pagtikim mo ay asim, yung ano ng mukha mo, yung ekspresyon ng mukha mo dapat matamis. Yan ang ritual mo dahil. Dapat matamis. Kahit asim pa na pagtikim mo, asim ang mga buwan ko. Dapat ang expression mo, nakangiti ka, masaya. Ang alawa mong pagtikim, matamis na. So, pag tumikim ka, maasim ng nitman mo na puta, tapos yung mukha mo sumabay pa, maging asim na rin. Mas lalo pang umasim ng kadaloy. Kaya, pag kumain ka ng prutas, kahit hindi mo tanggap yung lasa, sayahan mo yung ganyan kadaloy. Tapos kalikasan, ay wag mo siyang wag mo ibas yung lasa niya. Kutyain kasi magbago yung kadaloy. Maasim siya ngayon sa sunod niyang pagbunga, masarap na kasi masarap ka tumikim eh. Masarap ka umiti tapos tanggap mo siya, kaya sa sunod na pagbunga niya matamis na. Ganyan yung mga kadaloy, yung mga prutas. Ano mo kasi yung mga kadaloy? Ano? Sa mga eksperto, sa mga alaman, lalo sa mga puno, dapat mga kadaloy, pag ikaw ay nagtanim ng mga alaman, anong uring alaman, dapat kinausap mo. Kakausapin mo siya, mingikas ka niya, halimbawa, tanim ka ng lansunis, tapos hilingin mo sa kanya na mamunga siya ng marami, tapos matamis para matulungan ka niya sa pangangailangan mo. Ganyan ang hiling mo sa bawat puno ng prutas na itatanim mo. Kasi nagbigay ang biyaya sa inyo. Pag ang isang puno, pag namumunga, ibig sabihin, inantihan ka niya ng papasalamat. Nagpapasalamat sila sa inyo pag sila ay nagbigay ng maraming bunga kasi tinanim mo siya. Binigyan mo siya ng buhay, binigyan mo siya ng halaga. Kaya pag siya ay lumaki, gantihan ka rin niya ng biyaya. Mamumunga siya ng marami at matamis pa. Kaya ganyan ang ating magiging mindset natin sa kalikasan ng kadaloy.
Pareho yan sa tao, mga kadaloy. Ang bawat puno, mga kadaloy, tulad yan sa tao. Pagkaman, bigay ka ng kabutihan sa kapwa mo, babalik din sa inyo balang araw yon sa ibang pagkakataon. Basta tumulong ka sa kapwa mo. Ganyan din. Sa kaligasan, ganun rin. Bawat elemento sa mundo ito, mga kadaloy, may halaga. May halaga. May purpose. May misyon. Kaya sa kaligasan, mga kadaloy, ganito yan. Halagaan mo ang puno na nabigay sa inyo ang pagkakas. Kahit anong uring puno, basta namumunga, halagaan mo. Kasi ang mga puno na yun, yun ang maghatid ng grasya sa inyo. Tulad ng lansunis. Hindi lang isang pirasong bunga ibinigay niya sa bawat tangkay. Kung gaano siya ka seryoso ang prutas na ito sa buhay natin, mga kadaloy. Hindi lang siya nagbigay ng ano, hindi lang siya nagbigay ng isang pirasong bunga, hindi marami, dinamihan niya pa. Kasi ganito niya tayo kamahal. Mahal ng lansunis ang mga tao. Ganyan, mga kadaloy. Yung ganyan ang pag bigay mo ng kahulugan sa kanyang uri na halaman. Hindi lang isang piraso ang binigay niyang bunga sa bawat tangkay, marami. Dahil mahal tayo ng lansunis. Ganyan, mga kadaloy. Maraming pong salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Hanggang sa muli. Bye-bye.